Sec Duque, good morning, sir. Secretary Francisco Duque III, good morning, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Kated, at sa lahat po ng inyong mga tagapanood. Opo, salamat po sa panahon, Secretary. Dami ho namin katanungan this morning. Unahin ko lang po, yung pong usapin tungkol doon sa East Avenue Medical Center, meron na ho bang klaro ngayon ang impormasyon? Meron naman na, kasi ito unang-una wala naman iniutos ang DOH o ang LGU na huwag ilista ang mga COVID deaths. Wala tayong ganun na pag-uutos. At yung sinasabi nila na mga kinakailangan mga body bags, meron naman na silang mga body bags kasi nagpadala nga din si Senator Bongo at ganun din ang DOH Regional Office ay nagpadala din. So yung nagkaroon lang ng konting antala dahil hindi kaagad na claim yung mga katawan, pero eventually ang natira na lamang based on the latest count, dalawa na lang daw. So yun ang pinuntahan ko yan kahapon, Kated, para nga siguraduhin kung ano na ba talaga ang nangyayari doon. At maayos naman, wala naman akong nakitang kakaiba kundi nga lang yung na-delay ng kaunti. Dahil syempre yung panahon, medyo hindi rin nakapag-claim yung mga pamilya. Yun ang paliwanag sa akin ng director o ng hospital chief. Opo, delay ng kaunti, Secretary, na nagbunga sa anong sitwasyon? Para lang ho natin may klaro po yung issue. Delay po ng arrival o pagkuha ng cadaver bag? Delay po ba noong pagkakaroon nila ng freezer para po sa mga bangkay? Na nagbunga po ng anong sitwasyon? Magkakasama na yung mga kadahilanan. At kahapon nga, pinakita rin sa akin yung kanilang refrigerated container van para na mas mapalawig ang kanilang capacity. Pero yun naman na kakulangan sa body bag ay hindi naman parang nawalan. Siniguro lang nila na magkaroon sila ng enough buffer stock ng kanilang mga body bags. Pero hindi naman sila daw nagkulang. Yun ang paliwanag sa akin. So sir, yun ho bang sinasabi na ang mga bangkay ay hindi po na bigyan ng kaukulang pwesto? Yun ho bang pagkakaroon daw ho ng mga pile ng mga bangkay? Ito ho ba inyo nakumpirma, Secretary? Well, hindi naman daw parang lumalabas na patong-patong. Tinanong ko rin yan eh. Bakit ang lumalabas parang nag-pile up ang mga katawan? At ang sabi naman sa akin, hindi ho nag-pile ang mga katawan, tabi-tabi po yan, sir. Kasi yung kanila daw morgue, ang kapasidad lima lang. So yung mga iba, pinagtabi-tabi nila, nasa stretcher daw. So hindi naman yan parang nagka-patong-patong. Wala naman daw ganoon. So sa ngayon po, sir, resolve na po ang isyong ito. Meron na ho ba silang karampatang space o lugar na dapat talagang paglagyan po, paglagakan po ng mga kadaver? Meron na po. Kasi nga kahapon ay dumalaw ako ng umaga at ipinakita sa akin yung kanilang mahabang-mahabang container van na refrigerated para doon na muna nila i-preserve yung body hanggat ang kinakaukulan na disposition nung katawan ay maayos ang pag-implementa. Okay, sige po. So Sec, meron pa ho ba kayong gusto liwanagin sa isyong ito bago tayo tumunghay po sa ilang pang napaka-importante mga katanungan? Yun ang binibigyan din ko lang ho na hindi po magbibigay ng ganoon na kautusan ang DOH na huwag ilista ang mga COVID deaths. Araw-araw nga po kaming nagbibigay ng virtual presser para malaman po ng taong bayan ang kaganapan patungkol sa COVID situation sa Pilipinas at hindi po tama na magkukubli kami o hindi namin po ibibigay ang tunay na mga numero ng infected cases at saka yung COVID deaths natin. Dahil napaka-importante po yan na mga impormasyon sa araw-araw na ating pinangangasiwaan ang COVID situation sa Pilipinas.
Yung nga po din, ano, kaya nga po ito yung napaka-importanting panayam para po natin maiklaro po itong mga isyong ito na hanggang ngayon po ay para po ako, sa akin mismo, ako mismo ho ay naguguluhan paminsan-minsan sa mga figures po na inilalabas ng kagawaran.